Good day, everyone. This is Miss Maureen, your teacher in MAPEH 10. Today, we are going to talk about technology-based art. This is your topic in Arts 10 for the second quarter. Handouts were handed over to you, kaya pwede niyong gamitin iyon habang nakikinig ng lesson na ito. Yan. Kapag sinabi nating technology-based art, ito yung mga arts na minamanipula, ine-edit o ginagamitan ng computer o teknolohiya para mas gumanda pa ang mga ito. Mamaya lamang ay ipapakita ko sa inyo ang mga halimbawa nito. So sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa computer or digital art, specifically yung mobile phone art at digital photography. Tinawag itong digital art kasi kaiba ito sa mga arts noong sinaunang panahon na kapag gusto nilang kumuha ng larawan ay pinipinta na lamang sila o pinipaint sila. Ang tawag dun ay traditional arts, brush and paint ang ginagamit. But here, it's called digital art because we use our camera to capture photos of the objects that we want to take photos of. So let's talk about mobile phone art. When we say mobile phone art, this is also known as technology art. Technically, ito yung mga arts na makikita ninyo sa mga phones ninyo, pwedeng photos, filters, mga apps na naka-install dyan sa mga cellphones nyo, mga games and others. So sa handout ninyo, meron kayong list dyan ng mga programs and applications that run on today's Android devices. Pwede nyong gamitin ang ilan sa mga iyon para sa project nyo. Okay? So, proceed tayo sa art elements and the technology-based production. Ito yung mga elements na hindi pwedeng mawala sa project ninyo sa digital photography. Ayan, unahin natin ang rhythm. Ang rhythm ay nagpapakita ng movement sa picture. Nag-generate ito ng movement katulad ng nakikita ninyo sa screen ninyo. Sa positions nila, alam mo kaagad na parang sumasayaw sila, di ba? Ayan, ito naman, it shows people crossing the pedestrian lane. Ang movement ay walking. Ang rhythm nila ay going towards the other side of the road. At ang third picture shows the rhythm of the water. In short, ang focus ninyo dito ay ang movement na nangyayari kapag tiningnan ninyo ang image. Okay, so that's for art element number one. Number two is balance. An image is balanced when subject areas command a viewer's attention equally. Ibig sabihin, kung ano ang nasa left, ganun din dapat sa right. Makikita ninyo sa sample na ito, may wall sa left, may wall din sa right, o may dingding, di ba? Ganun din dito sa sample na ito. Famous samples would be buildings, streets, pwede nga yung ilaw na nanggagaling sa moon o sa sunset na tumatama sa tubig. Pwede iyon. Okay, so balance. Depende sa inyo kung anong magiging subject ninyo for this art element. Bahala kayong mag-isip ko ng mas creative pa dito sa pinakita kong photos sa inyo. Okay? Third element is emphasis. You use this element to attract the viewer's attention to a particular area or object. Pinapakita nyo rito ang naiiba sa lahat. Pwedeng color, size, shape, mga ganon. Take a look at this example. Obvious naman na ang ine-emphasize natin dyan ay yung red color, di ba? Among the yellow flowers, may naiiba ang kulay. Ang naging focus ngayon ay yung red flower na napahalo sa yellow flower. Ganon din po sa example na ito, na-emphasize yung nag-bloom na flower. Then the rest ay green na. Green ang background, di ba? Pwede rin ang morning dew. Ang pinaka-the best na pagkuha ng hamog ay syempre sa umaga. What photographers do is, sinusum nila yung camera nila at ganito ang nagiging resulta. Nakitang-kita yung droplets ng hamog. O kitang-kita yung hamog, no? Then, the fourth element would be proportion or proportion. Marami sa mga estudyante ang magaling kumuha ng proportion. Ganito ang isa sa mga halimbawa. Yan. Nagmukhang maliit ang Eiffel Tower, di ba? Nag-create siya ng illusion gamit ang kanyang kamay. Mas malapit sa camera ang kamay, kaya ganun ang naging resulta. Ginagawa nyo rin ito sa araw at buwan. Yung parang sa picture nyo, nahahawakan na ninyo yung sun or the moon. That's because of the proportion. And remember, angle is one of the most important things that you need to consider if you wish to take photos with proportion. Tingnan ang bawat anggulo na magmumukhang maliit yung inyong kinukuha ng object. So, present ang small and large sizes sa element na ito. Katulad nito, malaki ang hot air balloon, pero nagmukha siyang cute size.
Ganon din dito, ang battle ay nagmukhang mas malaki pa kaysa sa tao. So sa project nyo, umisip kayo ng mga bagay na pwede nyong gamitin o gamitan ng proportion. Uso ito sa art in island, di ba? Dun sa mga sumama sa field trip. Ang panglimang element ay variety. Variety is about varying elements o iba't ibang objects sa pictures ninyo. Pwedeng variety of vegetables, variety of cooking recipes, variety of candies, variety of flowers, yon. Nagkakaiba-iba sila sa color, size, shape din. Ayan, variety of flowers, yan. May iba't iba silang kulay, may iba't ibang sizes and shape. O kaya naman din ay, pwede ang variety of food o iba't ibang uri o klase ng pagkain. So, umisip kayo ng varied objects na nariyan sa bahay nyo na pwede nyong picturan at isama sa inyong project. Okay? And the last element would be movement. From the word move, kuha ang mga pictures na ito from the moving objects. O habang gumagalaw yung object nyo, ay kinukuha na ninyo ng litrato. Halimbawa, itong nagbabicycle na ito. Ang ginawa dyan ay panning, medyo blurred yung kuha, pero clear pa rin ang subject niya. So ito rin. Sa kalsada, kinuha na ng picture. Pwedeng moving cars, moving bicycles, anything that moves, anything that suggests movements. Ganon. Pwede rin naman ito. Ayan. So that's about the elements of arts in the technology-based production. Okay? So proceed naman tayo sa digital photography. Photography is from the Greek word na photos or photo, meaning light. Yeah, meaning light. Yan. At graphos, meaning to draw. So, to draw using the light. So, pinakamahalaga riyan ang ilaw, ang source of light mo para makapture ng camera mo ang malinis at malinaw na image. Ang problema kapag ikaw ay nagtitake ng picture at against the light ito, nagiging madilim o malabo, o kaya ay burado ang mukha mo. So, see to it na kapag kayo ay kumuha ng pictures, alam ninyo kung saan ang source of light ninyo. Okay? Ayun, so at this point, I'll be giving you 7 tips for taking better photos. Number 1 is choose your location. Napaka-importante niyan. Piliin ang place kung saan kayo magkukuha ng picture. Kung meron kayo dyan sa labas ng bahay niyo, pwede naman. Kung may ilog kayo na malapit, pwede naman. But if you choose to go outside to take photos, make sure na iisipin at uunahin niyo pa rin ang safety ninyo. Kung nakita ninyo sa Facebook, parang may nag-trend na pictures of project sa photography na ang ginamit ay yung mga kasangkapan sa bahay o kahit ano na nakita niya sa paligid niya. Mga dahon-dahon at kung ano-ano pa. So, choose your location. Huwag naman yung delikado puntahan, ha? Kung kaya niyo dyan sa bahay niyo at kaya niyo mismo na kayo mismo ang magsiset up ng kunwari location niyo, pwede naman. Mas mainam pa. Mas ligtas pa kayo. So, pagganahin ang creativity ninyo. Okay? Pangalawa, check the available background. Pwedeng super simple lang, super simple lang. Huwag kayong humanap ng mga background na magulo. Ibig sabihin ng tip na ito, kayo ay humanap ng background na makikita pa rin namin yung object na kinukuhanan ninyo. Dapat identifiable yung mga pinipicturan ninyo, no? Mamaya pumili kayo ng background na magulo tapos hindi na makita, hindi na malaman kung sino o ano ang focus ng photography nyo. So, piliin ninyo ang background ninyo. Okay? Third tip talks about the natural light na pwede nyong gamitin sa project ninyo. Sabi riyan, best photos or ideally, best light for photos is within the first hour after sunrise. So, isang oras pagkatapos sumikat ng haring araw ay mag-take daw kayo ng photos. O kaya naman ay last hour before the sunset. So, natural light lang ang recommended na gamitin natin, ha, sa project natin. Mapapansin ninyo sa mga ikinakasal, pag nagpi-prenup sila, yung mga photographers nila, meron silang gamit na reflector para makakuha sila ng mas malinaw at mas magandang shots. Pero since wala naman tayong reflector, gamitin natin ang natural light. Okay? Yan, katulad nito. Yan. Alright, the rays of the sun. Ginamit niya ang rays of the sun.
Ang pang-apat naman na tip ay avoid taking shots facing the light daw. Katulad nga ng nabanggit ko kanina, nagiging against the light siya, nagiging malabo ang picture nyo o sobrang dilim. Pero alam nyo ba na pwede kayong mag-create ng art using against the light? Kailangan nyo nga lang tumiming. So meron tayo ritong silhouette shots, usually done during the sunset. Sa mga ganitong shots nyo lang pwedeng gamitin ang facing the light technique. Okay, ayan. So marami akong nakikitang ganyang mga shots eh. At ang panglima naman ay nagsasabi na dapat ang background ninyo ay may kinalaman sa objects ninyo. Katulad nito, ang damit ng babae ay bumagay dun sa grass na nasa background niya. Diba? Ito rin, ang pagpili ng background ay mahalaga. Dapat konektado ang background at ang model mo in terms of color or kahit ano. Pang-anim, if you intend to take candid shots, make it interesting, amusing, or touching. Kapag sinabi natin candid shots, ito yung mga stolen shots. Hindi mo pinagpo-post yung mga kinukuhanan mo ng picture. Hindi siya directed. Rita Gaviola, kung matatandaan ninyo, si Bajau Girl na nakuhanan ng candid shot habang namamalimos. Sinabihan ba siya na mag-post? No. Ginagawa niyo rin ito sa mga kaklase niyo nung old normal, no? Pinipicturan habang natutulog o pinipicturan niyo sila habang natutulog o nakanganga o kung ano pa man ang position niya na sa tingin ninyo ay nakakatawa. Tapos kapag birthday niya, saka niyo ilalabas, di ba? So pwede niyong kuhanan ang mga facial expressions ng mga taong nariyan sa bahay niyo o nung mga friends niyo o nung mga younger sisters niyo o kahit sino. But you are not allowed to post anything online, lalo na kapag may intention kayong pagtawanan yung tao, because that would be considered cyberbullying. Again, you are not allowed to post any candid shots online, lalo na kapag walang permission doon sa taong kinuhanan ninyo. Sana ay malinaw iyon. The last tip is associated with the art element na emphasis. What you need to do is to zoom in your camera. I-zoom in ninyo, i-focus ninyo para magkaroon kayo ng close shots sa mga objects ninyo. Katulad nito. Diba? So yan. So yan po ang mga tips na pwede ninyong gamitin sa paggawa ng project ninyo, no? At ngayon naman ay dumako tayo sa main types of digital photography in use today. Una ay portrait photography, mga selfies ninyo. Isipin nyo na lang, kasabit-sabit ba sa dingding namin itong mga pictures na kinuhanan ko o kukuhanan ko? Make it as creative as possible, ha? Pwede rin naman ang portrait ng buong family ninyo, okay? Second is landscape or travel photography. Ang focus naman dito ay ang mga locations or places na napuntahan nyo o pupuntahan nyo, but make sure to observe safety protocols pa rin. Okay? Third is still life photography. Ito yung mga inaayos nyo talaga o aayusin nyo talaga. Kadalasan nagagamit sa advertisement ng mga pagkain o restaurants. Kayo talaga ang mag-a-arrange nyan, ha? Tingnan nyo itong mga examples natin. Yan, mga non-moving objects tong mga to, ha? Pwedeng mga baso, fruit arrangement, vegetable arrangements, mga ganun. Bahala kayong mag-isip ng mga still life photography objects ninyo. At ang pang-apat naman ay ang wildlife or animal photography. So mga animals or insects ang subjects ninyo dito. Pwede nyo silang kuhanan ng mga candid shots, ganun. Pero ingat, at baka naman ang mga kukuhanan ninyo ay ang mga delikadong animals, ha. So, ang last naman ay fashion photography. Tandaan nyo, ha, dito sa projects ninyo, you will act as the photographer. Hindi kayo pwedeng mag-model kasi kayo nga ang kukuha ng litrato. Sa fashion photography, anything that shows fashion, pwedeng sa damit, sa pananamit, makeup, styles, designs, mga ganon. So, bahala kayong mag-isip ng gagawin ninyo sa fashion photography. Ayan, so dumako naman tayo rito sa project na gagawin ninyo. So guys, meron akong 6 activities dito, pero pipili lang kayo ng 2 na gagawin ninyo.
So, performance tasks number 1 and 2, ito. Equivalent to 200 points iyon. Again, sa 6 na ipapakita ko sa inyo, pipili lang kayo ng dalawa na gagawin ninyo. Okay? Choose and do at least 2 activities from the following. Una, pick a something. Dito sa project na ito, pwede kayong pumili ng kahit ano, pero ang twist dito ay halimbawa, napili ninyo ang red color or green color. Ang gagawin ninyo ay mag-iikot kayo o maghahanap kayo ng mga bagay na merong ganong kulay. Sampu lang yun ha, sampo. So halimbawa dito, ang napili niya ay green. Ayan, nakuhanan niya lahat ng mga green things, green environment, green apples, green frog, everything that's green. Okay, so bahala kayong pumili ng subject ninyo. Then, second is go mono. Ang gagawin nyo naman dito ay magkukuha kayo ng mga litrato, 10 pictures din, tapos i-convert ninyo sa black and white. But see to it na makikita pa rin ang mga objects ninyo o yung mga kinuhanan ninyo. Hindi pwedeng puro darkness na lang. So tingnan nyo to, naka-black and white siya pero makikita mo pa rin kung ano yung gusto niyang ipahiwatig. Ito naman ay isang peacock. Ang peacock ay colorful pero ginawa siyang monochromatic dito or black and white. Pero malalaman at makikita pa rin ng tumitingin na ito ay isang peacock. So, ganun dapat ang gawin ninyo sa project ninyo. Okay? Isa pang halimbawa ay ito. Ayan. So, converted to black and white. Ayan. Next naman ay food photography. From the word itself, food, then photography, malinaw na ang mga kukuhanan ninyo ng mga pictures dito ay mga pagkain. Pero ayoko naman nang kayo ay hihingi sa mga magulang ninyo at magsasabi kayo na, Mami, kailangan ko ng 1,000 kasi kailangan kong bumili ng pagkain para sa aking food photography. Okay? No. So pipili pa rin kayo ng 10 photos. Pwedeng yung mga food na available sa bahay ninyo. O kaya yung mga ganito. Ulam, pagkain, anything, any food for food photography. Yeah, make it creative, ha? And then, meron din tayong, ayan, so heto. Pang-apat na pagpipilian ninyo ay A to Z photo chart. Dito naman, since meron tayong 26 English alphabet, pipili kayo ng mga objects na magre-represent sa alphabet na iyon. Okay, so from A to Z. Pwedeng A for apple, B for boys, C for cat. Tapos, kapag halimbawang meron kayong hindi alam kung paano ang gagawin, let's say Q. Pag wala kayong object na maisip, pwede namang gumamit ng verb or an adjective. Halimbawa, pwede kayong mag-take ng picture ng isang nagmamadaling tao and then you would caption it as quick for letter Q. So, pwede nyo pong gawin iyon for the A to Z photography. Tandaan kapag ito ay pinili ninyo ha, pipili pa rin kayo ng isa pang activity ninyo. Meaning, meron kayong 36 na photos na kukuhanin. Alright? So, fifth is gratitude challenge. So, each student must think about their lives and see what makes them happy and smile. Identify at least 10 things, then photograph them. So, sa panahon ngayon, nagkakaroon tayo ng pandemya, maaaring iniisip ninyo, napakapangit ng buhay ninyo, but do not forget to look for the things that makes you, or do not forget to look for the things that make you happy. So, pwedeng pets, yeah, pwedeng mga alaga ninyo sa bahay ninyo, ang mga nanay, tatay ninyo, brothers, sisters ninyo, o yung family ninyo, yung mga younger sisters ninyo, younger brothers ninyo, na kahit nakakairita ay napapatawa pa rin kayo o napapasmile pa rin kayo. O kaya naman ay mga pagkain, pwede naman. At kaya ay sunset or the sunrise, pwedeng piliin yun kasi hindi lahat ay lucky na makakita ng sunrise at sunset. And also, you have to be thankful that you have friends, mga kaibigan, at syempre, ang buhay ninyo. So you should be thankful, you should be grateful that you are still alive until now. Okay, that is for gratitude challenge. 10 lang ang ititake ninyong pictures ha, 10 lang din ang kukuhanan ninyo. Ang exemption lang sa project ninyo ay yung A to Z chart.
Sixth would be portraits o mga pictures ninyo. This could revolve around the students' family members. Each student would have to photograph their family members in a range of different poses. Gather at least 10 best photos. So, pwedeng picture ninyong buong pamilya o kaya ay picture ng brothers ninyo, ng sisters ninyo, ng younger sisters ninyo, kahit sino. Okay? So, pwede nyo gawin ito sa bahay ninyo. Pwedeng candid shots din naman. Okay? So, ang ating criteria para sa dalawang projects ninyo. Una ay content and specificity. So, sa mga photos na kukuha na ninyo, pwede kayong maglagay ng captions doon, pero hindi ibig sabihin na lahat ng 10 photos na iyon o lahat ng 36 photos na iyon ay may caption. Pwedeng halimbawa sa gratitude challenge. After you take all 10 photos, pwedeng dun sa ilalim ay maglagay kayo kung bakit kayo nagpapasalamat sa mga nakuhanan ninyong litrato. Okay? Pero sa A to Z chart, kailangan nyo talagang maglagay ng, kailangan nyo specify kung ano yung nakuhanan ninyo. Maglagay kayo ng pangalan, i-label ninyo. Let's say apples, ilagay nyo dun sa ilalim apples. B for boys, C for cat, D for dogs, or whatsoever. So that's 30%. Then next would be craftsmanship or skills. Titingnan ko dyan kung paano kayo umanggulo sa pag-take ng photos ng mga models ninyo. So that's 30%. And creativity and originality for 20%. Just to remind everyone, meron po akong checker. Shh, quiet! Mga tuta ko maingay. So, meron po akong checker sa internet na pwede kong malaman kung kayo ay kumuha ng mga photos online. So, again, since we are talking about digital photography, you are allowed to manipulate and edit your photos. So, bahala kayo kung paano nyo i-edit yan. Sorry sa ingay ng aso ko. And then, for the theme, yung anim na present ko sa inyo, yun ang pwede nyong maging theme. So, if you go for AZ chart, yun ang magiging theme ninyo. So, ang total po natin ay 100%. Pero since dalawa nga ang projects na gagawin ninyo, magiging 200 points yan. Iyan lang ang magiging performance tasks ninyo for second quarter under component or under arts. Wala nang iba. Yun lang dalawa ang gagawin ninyo. So, paano ang submission? Katulad nung naandyan sa handout ninyo, i-collage ninyo ang mga ito. Pero see to it naman na malinaw at malinis ang pagkakakollage ninyo. Hindi yung sobrang dikit-dikit-dikit na. You could submit your outputs through printing it. Pwede nyong i-print kung kaya. Or kung hindi naman kaya, ay pwede nyong i-collage ng malinaw na malinaw at i-send sa ating GC per section. So, allowed iyon ha. Pwede nyong i-print at ipasa sa school sa January 21. Or kaya ay pwede nyo din namang ipasa sa messenger or sa group chat ninyo. Alright, so that would be all for today. Sana ay kung may mga katanungan pa rin kayo ay huwag kalilimutang mag-chat sa akin, mag-message sa akin. O kaya ay i-drop ninyo ang inyong mga katanungan sa ating group chat per section. Okay? Thank you so much for listening, and I am so much excited to see your outputs for digital photography. Goodbye.